Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Milet. Yung tayo ngayon dito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa balita ni Juan. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, China nagpapanik na, nagpaulan ng missile US. Naiyak sa takot ang Chinese Defense Ministry. At yun, paalala lamang, ito ating reaction video lamang. Ang naman sa mga salaraon dito, bahagi lamang na ating reaction video. At yun, play na natin. The purpose of an armed forces, why we exist, is really to prepare for war. There's no sugarcoating it. That's absolutely true. Kakapasok lang na balita. Paghahanda daw ito sa gera, sabi ng AFP. Babalang sinabi para daw ito sa China. At hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang AFP. Patay naman sa nagsidati nga na balita. Nataranta ang foreign ministry ng China nang biglang bumaligtad sitwasyon. Dahil sila na ngayon kasi dito ang biglang nagpapaawa na wag na daw natin palalain patensyon. Patay sa Chinese Foreign Ministry. Posibleng magdulot daw ito ng pagkawasak pag nagkabombahan sa West Philippine Sea. Delikado daw kasi itong iniharap ng Amerika sa kanila. Pinwesto dito missile. Tinutok pa sa West Philippine Sea. 关于非美的军事合作，中方已经多次表明了严正的立场。非方应该清醒地认识到，破坏地区稳定，试图引入外部力量来维护所谓的自身安全。 我们敦促菲方停止在海上的姿势挑衅，中方将继续采取必要措施，坚定捍卫自身的领土主权。 Ngunit batay sa maritime expert na si Professor J. Batong Bakal, mabuti nang ipinwesto dito ng Amerika kanilang Tomahawk para alam ng China'ng meron sila ditong missile at magdadalawang isip kasi sila dito namang lusob, alam nang meron Tomahawk missile. It's all... Dito nga mga kabalita natin na kung saan itong mga tila nga ba no, Tomahawk missile nga ng US, isa sa talagang malakas na pandepensa laban nga sa tila nga ba nais na pagtatangka ng mga Chekwang Too ng China. Na hindi nga basta-basta itong tila nga ba missile din ng Amerika o ng US na talagang nakahanda o talagang pandepensa na kanila nga inilatag no, sa bahagi ng ating bansa nga. Na dito nga mas mainam na talagang may paghahanda o nakahanda yung ating bansa kaysa naman mabigla no, sa tila nga ba pagsalakay o mga gagawing hakbang ng mga Chekwang Too ng China. At tuluyang walang magawa yung Pilipinas pag tuluyang sinakop o kinuha nga yung mga teritoryong nanaisin o aariin ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang Too na mahalaga na talagang meron tayong nakalaan o nakatugon o talagang may mga pagsasanay o mga kaakibat na ginagawa yung ating bansa laban sa mga Chekwang Too o sa China nga. Na yung mga pandepensa o yung pwedeng pumigil sa mga Chekwang Too o sa China ay patuloy na binibigyan tugon na talagang yung malakasang prehensya ng USA na ilalatag no, sa bahagi. Na pwedeng ang mapaglagayan o mapaglapagan nga ng mga kagamitan ng US upang talagang lubusan nga mapigil o mahinto yung mga plano o balak ng mga dipungal na dipunggol ng mga Chekwang Too dahil din sa lakas ng prehensya o mga kagamitan nga nandirito nga no, sa ating bansa. At yun, tuloy pa natin. Tomahawk missile. It's all right, I think, to prepare for it. Given the current geopolitical environment, okay, and concerns over China's increasing aggressiveness, it shows that, you know, in case of any contingency, there is that capability to respond to it. And I think that gives at least some assurance, no, that anyone attempting to destabilize the region will not have an easy time. There's a deterrence factor. At babala sa China ni Rear Admiral Arman Balillo, malabong makalapit ang China sa Tomahawk missile dahil nga nag-deploy na ng air at water assets dito. Kaya subukan lang talagang lumapit dyan ng China at talagang magkakagulo dito. Sa coordination with the armed forces of the Philippines, we have directed the Coast Guard fleet to ready the floating assets at baka maging yung air assets kung kinakailangan. This will be scattered dun sa areas like sa Palawan tsaka dito sa Northern Luzon. Ngunit batay naman kay Colonel Logico, hindi sila naniniwalang aatras ang China pag inalis natin missile dito ng Amerikano. Mabuti nang pakita natin sa kanila ang ating paghahanda na hindi ipuputok ang mga yan basta hindi magkagera dito. We will not be firing the SM-6. Bringing this
weapon system by air and offloading it into a secure and established space. The purpose of an armed forces, why we exist, is really to prepare for war. There's no sugarcoating it. That's absolutely true. With or without China, let's say, for example, in a parallel universe, China did not exist, we would still be doing these exercises. Kung ikaw ang tatanungin, kawan, anong yung opinion sa balitang ito? Mag-iwan ka lang yung komento at atin na itong babasahin isa-isa. At yan nga mga kabalita natin, ilang patungkol ng mga pahayag at balita dyan, no, na kung saan itong Tomahawk missile nga na talagang ikinakarga dito sa ating bansa nga, o talagang inilalatag o nilalagay nga sa bahagi ng ating bansa, ay isa sa mga talagang pwedeng pandepensa o makatugon laban dito sa mga checkwang to sa China. Ito nga, ang isa sa tila nga ba ay kinapapanik o talagang hindi nagugustuhan ng mga checkwang to ng China, yung patuloy nga na talagang pagkakarga nga ng mga armas nito nga US dito sa bahagi ng ating mga teritoryo o dito no sa mga EDCA site na maaaring magamit nga ng ating bansa at syempre nitong US nga. Na kung saan itong mga checkwang to, itong China, ay tila nga ba panay na lamang, no, kunot ang noo, talagang panay ha, pag uumiyak sa ginagawa nating hakbang upang mapigil at talagang hindi nga basta-basta makagalaw itong mga checkwang to, itong China, sa tulong nga ng lakas ng prehensya ng US na ibinabahagi nga sa ating bansa, na handa ring dumepensa at depensahan yung ating bansa nga, no, mga kabalita natin. Na ito yung estratehiya ng ating bansa upang hindi nga basta-basta makagawa ng maling plano itong mga checkwang to, itong China, no, na ito nga ang tila nga ba kinaayawan nila na talagang kapag lumapit, no, sa ating mga teritoryo o talagang tuluyang pinasok o may gawin ngang hindi tama itong mga checkwang to, itong China, ito nga mga missile na sa ating bansa ay maaring talagang lumipad dito. At itong mga checkwang to, itong China nga ay sigurado, no, na talagang hindi sasantuhin itong mga missile na to kapag tuluyang gumalaw at talagang may gawin na hindi tama sa ating mga barko o sa ating mga teritoryo nga nais nilang kubkubin o saklawan nga, talagang patuloy din yung mangyayaring hindi magandang tugon, no, laban sa mga checkwang to sa China. At dito ay nagpapakita lamang syempre ng tila nga ba puwersa o lakas yung ating bansa na talagang tumutugon itong US, no, sa kanilang mga naipangako na handang protektahan at handangang ipagtanggol yung ating bansa, no. Kaya patuloy nga yung lahat na nga bigay tugon na prehensya upang labanan yung mga binabalak o pinaplano ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to, katuwang natin dito yung US at talagang pagsisiguro ng ating bansa na hindi basta-basta makakilos o makakagawa ng hindi tamang tugon itong mga checkwang to, itong China nga, no, na mas mainam na nakahanda yung ating bansa kaysa biglain tayo ng mga hinayupak ng mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to dito nga, no, sa mga planong hindi maganda o nais nilang gawin o tuluyang pagsaklaw o pagsakop ng mga teritoryo, lalong-lalo na itong gustong-gusto nilang ayungin siyol at syempre itong ilang pang mga teritoryo nga pinagtatangkaan na nilang kunin o agawin nga sa ating bansa, na hindi nga papayagan o hindi makakapayag yung ating bansa at syempre yung ating mga kaalyado na tuluyang maganap yung nais na mga dipungal na dipunggol ng mga checkwang to, patuloy at patuloy ngang lalabanan at papalagan at hindi hahayaang maghari yung prehensya o lakas ng mga checkwang to o ng China, no, sa bahagi ng ating mga karagatan. At yung iba pa mga patungkol, mga pahayag at balita dyan, at kayo na lang bahala magkomento sa ibaba na nais nyo i-komento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Balita ni Juan. Subscribe ka dyan, mga kabalita. At yun, mga kabalita, ito malang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.